But whosoever looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, his hand shall be blessed in his receiving. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion in vain. Is that right, Bob? Your religion is undefiled before God, and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Okay, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, sa victory kanina. Ahapon, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, with day na ito yung pagpatuloy, but especially, Panginoon, wala may iwan po sa amin, lahat po kami ay pupunta sa path ng maturity. Punta kami doon, bata pa kayo, mabago namin. Sama dito, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, dahil lahat kami po yung pinakumad nyo na mag-mature, pumunta sa isang state, Panginoon, ang maturity na nakakalugod sa inyo, ang ginagawa, ang sinasabi, ay nakakalugod sa inyo. So, pray na punta kami doon, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Ngayon, hapon, English and message ko ng mga ganun din po ang mga namin. Malalati, please let me pray. Amen. Ang akapun po. Gabi lang sa lahat. Titan po ulit ito. Ipapatuloy po ito ng kaninang umaga. Kaninang umaga, ang title po ulit is Superfluity of Naughtiness. Kailan nyo ba yung naughty? Uy, naughty ka. Naughty. Tama ba yun? Pakulit. Kaya tamo, alam ni DM. Wala siya kanina ng umaga. Hindi naman ito alam. Hindi naman kanin. Pag sinabing naughty, makulit or medyo may pagka, ano sabi nila? Filyo, di ba? Positive ba yun? Negative. Ipagkabaspas ng konti, di ba? Eh, konti lang naman eh. Kaya yung text natin dyan, hinalo po yun eh. Sabi dyan, no? Filthiness and superfluity of naughtiness. So yung mga bata daw especially, may kapilyuhan talaga. Pero hindi mananatili ka doon. Eh, dito na lang ako, masaya eh. So yung pinag-usapan natin kanyang umaga, okay, yung mga bata kasi hindi yan natututo ng mabilis pag makulit, marami yung focus niya, pa-shift-shift, saan-saan. So kaya yung mga kapulitan na yan, dapat yan maalis natin hanggat sa the earlier, the better. Okay, sabi dyan, lay apart. Sabihin, ihiwalay mo na yan. Hindi, bata nga ako makulit. Hindi lahat. Pwede kang maging mag-mature na maaga. Kung matutunan mo agad dyan, napigilan mo yung sarili mo, ba't iba nagkukulit dyan? Kailangan ko talaga. Di ba kinakita ng bata pa lang, ano na? Di na kabalik si na Rachel? Ay, ay na pala. Jackie. Oo, oh, alam ko. Okay. Huwag ko ba yung naalala? Kasi nga, katulad nila, di ba? Ewan ko, nakikinig talaga. Nakikinig ba kayo? Oo, oh, isa nakakasagot eh. Inakalaw ko pag nakikinig, nakakasagot. So, huwag yung sabihin sa akin na teenager kami eh. Hindi ko kaya lang ano. Gusto ko magkulitang kami. Hindi, normal to, normal. Ang normal po, depende yan sa, ano mo sabihin yung normal? Sabihin, karamihan ng tao ginagawa yun. Pero pag karamihan ng tao, hindi na tama yung ginagawa, hindi pa rin tama yun. Okay, so hindi ibig sabihin ng ginagawa ng marami, kahit lahat pa, tama na. Yun ang norm. Hindi po ganun. Kaya sa ating pag-aaral, sa ating buhay Kristiyano, yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang ating tama, yun ang alam natin na tama, yun ang susundin natin. Kahit lahat ng tao against na doon, kahit mag-isa ka na lang dyan. Diba? Ibang spirito kami. Ngayon nga. Nasa doon, wala ko na yun. So, ganun yun. Yun ang the best sa inyo. Bata pa kayo. Matuto agad kayo. Hindi yun na pwede yun na it's possible na bata ka pa, matured ka na. Yun ang the best na mangyari sa'yo. Imagine mo, kung matured ka na bata ka, yung mga years na ahead pa sa'yo, edi pa-mature pa yun. Pa-mature, pa-perfect, pa-mabuti, pa-talino ka pa. Edi okay na okay, di ba? Edi yung apuchenta na ako, saka pag-iseryoso. Sinayang mo na yung buhay mo, oras mo.
Amen. So, ganun din kahit ang mga tao katulad namin, hindi pa kami alam, may mga bagay pa actually kailangan mong mature. So, alam nyo na yun, bata pa kayo, mas maganda mong mature na kayo. Kaya sasabi dyan, yung mga excess, pag sinabing superfluity, yung pag sinabing super is extra yan, di ba? Yung fluid is fluid. Yung sabihin nun, hindi na kailangan, excess na, maagos na. So, pag hindi kailangan mga kalokohan na yan, huwag mo na, i-lay apart mo na. Yung sabihin, i-set aside mo na. Yung sabihin, bata ako, magpukulit, hindi. Pwede mo na alisin yan. Ngayon na. Amen? At makikita mo, magiging advance ka sa ibang bata. Ito sa kanila. Okay? Ibilis ako pa sa mga wala kanina umaga. So, again, ang kausap na sa James, mga ligtas na. Okay? Para sila yung mature. So, ngayon, ang pinaka-title natin, Superfluity of Naughtiness, ang ating subtitle is How Immaturity Takes Blessing Away. How Immaturity Takes Blessings Away. Ibig sabihin, para sa mga batang to, katulad nyo, nag-aaral lang yung salita ng Diyos, bata pa kayo, madaming blessing na nag-aabang sa inyo. Pero, katulad niya, nasa church ka na, blessing yan, di ba? Eh, nagkulit ka lang. Oh. Ibig sabihin, na present ka dito, kakaroon ka ng blessing, hindi necessarily. Yung iba sa atin dito, iba utak, iba ginagawa, iba andito lang dahil kay, sino man yan, yung dahilan mo, mga bata dahil sa magulang mo, salamat, pinadala ka dito, pero pag talagang iba yung puso mo, lumalabang ka, ito lang ako para hihintay ako dito ng darawang oras, iniisip ko yung games, yung discarte ko mamaya, Bali, wala yung pinunta mo dito. Diba? May pagkain. Malamig doon ah. Doon mo na ang mapalamig muna. Bali, wala. Diba? So, makinig. So, ito kaya itong mayroon tayong 4 points dito. Ito yung mga umaagaw sa blessing ng Diyos. Okay? Mga lahat na may kinalaman sa kakulitan. Saka yung mga ugali ng bata basically. Na pwede namang alisin, ayaw pang alisin. Na maaga. Okay? Again, applicable din sa mga adult. Yung ibang adult, napabaho na ako eh. Tapos, kumikita na ng konti, wala mo yung masabing hindi ako natabaho, nabaho na ako, sabay yung bisyo. Sayang naman. Diba? Kung may maturity ka pa na mararating, pumunta ka na doon. Alam mo na yung masama eh. Huwag mo nang gawin. Ano ba yung mga sa adult? Ano yung mga kakulitan natin? Di ba minsan, kanina may makulit sa... Nag-eshab ako doon, may makulit eh. Seryoso yung topic eh. Sabi niyo, pasensya ka na basta na palabiro lang ako eh. Di oras ng biro eh. Pero again, okay lang din kasi nakaka-lighten na. Okay lang din yan. In a way, kaya kami natagalan eh. So, may panahon sa biruan, may panahon ng seryoso. Amen? Amen. So, ito yan. So, para hindi manako yung blessing natin, na para sa atin na pala yung blessing na yun, yung pag-aaral. So, number one, natapos namin dalawa. So, number one, yung sabi dyan sa ating text, is yung verse 17, sabi dyan, every good gift and perfect gift is from above. So, lahat ang bagay sa Diyos ng galing, di ba? So siya nagbibigay niya, dinescribe ng Bible si ang Diyos na siya daw ay walang variableness, neither shadow turning. Kaya maaasahan natin siya kasi hindi siya yung tipong mabuti ngayon, mamaya, iba na naman ang utak. Hindi yung mga kabataan, di ba? Pastor, sige, ano na ako, tuloy-tuloy ako sa church. Ibang tuwa yung pastor, pag-gano. Next week, okay pa. Next week, ano nangyari? Lahat po yan nangyari sa, hindi ko kayo iniisa-isa, pero ganun na rin. Lahat po yan nangyari sa akin, nabanggit ko nga sa inyo. Hindi masinag ang church namin. Kasi pastor dito, hindi ko maalaman eh. Hindi ko din, nakamiss lang ako ng dalawang linggo, nag-alala na. Hindi nakikita si Ace. Pinuntahan ba naman ako dyan sa San Mateo?
Bakit? May motor kasi yun eh. Motor lang siya. Nagawa niyo dito ba sa motor? Tapos yun. Kaya, naano ko eh, naisip-isip ko, nag-aalala pala si Pastor. Eh, parang hindi na akong bisitahin, atin na lang ako. Nakakahiya rin naman, tsaka makakabuti sa'yo bilang Kristiyano, di ba? Hindi mawala sa isip ko yun, sabi, sige ko. Church na lang ako para pag kinamusta din ako, hindi na mag-isidungaling. Kamusta Ace? May sakit po ako eh. Masakitin ka ba talaga? Hindi na. May ma-absent ka ulit. O kamusta naman? May sakit ka ulit? Alam, ang hirap mag-sinungaling, hindi ako Kristiyano ka. So, ganyan yan eh. So ganoon ang tao, pabago-bago, di ba? So pinapakita sa atin ng Diyos, ang kanyang magandang attribute is hindi siya pabago-bago. Gayahin na natin, kayang ano natin dito, para solution, okay, how to avoid na mawala yung blessing dahil sa variableness or turning. Kung sinabi turning, talagang nagbago, backslide. Susunod ako sa Diyos. Next week, hindi na. Mga ganun. Yan eh. May kilos ang kalaban. Anyway, kita nyo na lang sa Bible. Bible pa kayo? Yeah. Tingnan nyo sa James 1. Ibang spirit ko eh. Ano kaya? Ano ka na? Ah. Nagbago kasi ng password eh. Walang tweet. Kaya na-recover ko kanina. Okay. So yeah, so be consistent in good works. Yun ang solusyon. Huwag kang masanay na, ano ko talaga, kaya nga, binibigyan tayo, diba sa church, binibigyan tayo ng time, mag-isip, settle mo yan. Diyan muna tayo sa basic. Kailangan ba pag may church, nasa church ako, settle mo yan, huwag mong bitawang, kailangan mo mag-isip ng 24 hours. Yan yung kailangan ka nun eh. Pero minsan, magtanong pa na lang din sa mga Kristiyano, but sa church, kompleto dito, may professional, may hindi, may matanda, may bata. Diba? Especially, tanungin mo yung pinagpala talaga ng Diyos. Bakit ka ganyan? Kasi nag-stick ako sa kalooban ng Diyos eh. Kahit anong mangyari. Yun ang pwede mong, ano, ikaw di ba ka, hindi ka naman makakita ng future, di ba? Pero, pag sa dami-dami ng tinatanong mo, yung mga taong pinagpala ng Diyos, kahit hindi mayaman eh, may kapayapaan naman. Kasi hindi ko ginaya yung ibang kasama ko, kapatid ko, kung ano yun naman yan. Nagtiwala ako sa Diyos, nagpatuloy ako. Ganun ang kwento sa church. So ngayon, ano pang maiging decision mo? Simple lang yan, pag-attend o hindi. Attend na lang ako. Ganun yan. I-settle nyo sa utak nyo. Para hindi kayo ganyan-ganyan. Flip-flop. Sabi yung flip-flop. Backslide. Amen? So, be consistent. Pag alam mo magandang gawain yan, gawin mo lagi. Eh, paano pag hindi ko kaya? O, at least, pag may another chance ka na naman, di ba? O, at least, wag kang magbigay ng excuse sa sarili mo. Di ba? So, kaya nautuwa ako sa mga pamatuloy dito. Eh, tinutulungan naman namin ngayon, di ba? Hindi naman namin ngayon pinibigay. Kaya ito sa mga to. Buti, kasya pa kayo sa sakyan, eh, no? Nanigantay ko si Mag, magkaroon ng mga kayo sa sakyan. Kasi maganda man yun sa Lagunde. Ano mag sabi ko? So, be consistent. Amen? So, number, natapos tayo yung kanilang umaga hanggang dito. So, paano pa? Ano pa yung mga bagay? Una, variables and turning. Sabi, pag ganyan-ganyan. Pangalawa is nakita lang dito, sabi dyan, do not err. Okay, magkamali. Alam nyo mali, wag. Sabi dito sa 18, begat has, sabi doon, begat he has with the word of truth. Sino ligtas dito? Paano kayo naligtas, di ba? Ano mangyari? Sinel sa inyo yung gospel na katotohanan, especially. Hindi yung gospel na hinaluan ng konting mali, di ba? Eh, kasi di ka maliligtas dun eh. Yung mga kilala kami ganyan, ang hirap maligtas kasi talagang tinanim sa kanya, mali.
Tapos saka mo siya share ng katotohanan, eh yung mali talagang nag-ugat na eh. Dedepensa niya kahit alam niya yung mali, kaya ang gagawin mo, talagang tagal, tagal lang usapan. Pwede lang, nung ano matulog. Kahapon, ganun, manakilog. 2.5 hours na kami pala doon, hindi nga namala yung oras. Nag-uusapan lang namin kung paano mo maligtas, kailangan ba gumawa ng mabuti o hindi. Sabi mo, regalo. Kaso may tinanim sa kanya kasing mali. So ganyan yan, ha? So ang nagligtas sa ating katotohanan, at sinasabi dito, huwag kang magkamali. Ngayon, pag ikaw daw ay nataniman ng mali, mahihirapan ka dyan. Maghihindo yan sa blessing, no? Na pwede mo naman makaptan kahit bata ka. So, kaya dito sa points natin may kinalaman sa kapulitan. Kasi nga, yung mga batang makulit, kaya nila continue, di ba? Iniisip nyo kasi, bata naman ako, okay lang naman yung konting kakamali dito eh. Yung konting kalokohan, yung konting kapilyon, okay lang naman. Hindi nga, umaalis mo na maaga, alisin mo na agad. Alam mo na kung paano na-biktima yung iba dyan eh. Lalo pag soul winning ka, sumasama ang soul winning, ano yung sinasabi ng iba? Eh, pastor, konting ano lang naman to eh. Diyan nag-umpisa lahat ng mali sa konti, sa konting mali. Tapos pag tinolerate mo yan, konting absent, konting late, later, sobrang late na, di ba? So sobrang wala na talaga. Dati, once a month lang ma-absent, mayiging twice a month. Ganun nyo, mayiging habit. Tama yun, yun ang word. Ang habit, pinoform yan. Piliin mo lagi yung tama, piliin mo yung tama. Ang mangyayari sa'yo ay, yung kabaliktaran ng error, tsaka ng lies, which is yung katotohanan. So, yung maturity sa pananampalataya, hindi yan nangyayari overnight, 1 year, 2 years. Ako, kaya tingasin yun, naalala ko, nag-mature ako ng konti, siguro nasa 4 years na ako sa church. Kasi medyo matanda na din ako na siya lang, college na ako, dahil ko nang alam makalokohan nun. Tapos siyempre, ako lang mag-isa sa church. So, paano yun? So, buti nagkaroon ng mga kaibigan. Si Pastor, yun na tayo. Medyo marami kasi hindi rin ang matutukan ni Pastor. So, pero yun, pipiliin mo yan. Kasi yung mga kabataan, di ba? Kaya pag church ba ako ngayon? Hindi, yun, pinag-iisipan nyo pa yun. Pero pag nai-habit nyo na yan, pag tinayuan nyo talaga yan, dito ako matututo. Dito ako magmamature. May mga kalaro mo. May oras sa laro, may oras sa pamilya, may oras sa aral. Amen? Ay, niloloko naman ako pa sa sarili. Hindi kaya yaman dyan. Minsan, pag ang dahilan sa church, business, pabaho. Hindi doon mo, pumasok na, nagpabaho na ng 5 days, kapabaho pa ng linggo. Kaya minsan sinasabi yan, hindi kaya yaman dyan. Minsan dinidiscourage, pero parang ganun eh. Alam nyo ba yung yaman? Blessing yan eh. Ang Diyos, pwede kang kahit minsan, hindi ka ganun katalino. Pag dumating yan, binigay talaga ng Diyos. Alam mo ba, hindi ka pwedeng yumaman or something? Diba? Sa pag-asawa, ganun din. Gandang lalaki, gandang babae ko, inakuha mo, kala mo lang, maayos, di pala. Eh kung nagtapat ka sa Diyos, ang dami dyan. Hintayin mo talagang siguraduhin mo, yung babaeng may sa akin ba talaga yan? Yan ba, kalooban ng Diyos? Yan mismo. Kung nakikita mo, iba ugaling yan. Hindi niya mahal ang Diyos. Palagay mo, sa kadadaling yan. Tama ba? Basta huwag pakilang ng puso ko. Hindi ko pinapayuhan lang kita. Hindi ako yung magdidikta sa'yo. Amen? So, huwag ka magsimula sa mali. Kung talaga na naitanim kayo sa mali, diba katulad daw, nakatulitin kami dati, kung ano man yan, eh magtiwala ka sa Diyos. Okay? Identify the truth and stick to it. Pag nalaman mo na yung totoo, doon ka na, huwag ka na doon sa mali. Kung bata pa ako, okay lang magkawin. Hindi. Kahit bata ka, alam mo na yung totoo, mag-stick ka na doon. Amen? So, doon tayo natapos kanina umaga, pero medyo yung deliver yun. Number 3. How immaturity takes away blessing and how to avoid it. Number 3, tignan natin dito. Ito, mga kabataan na naman ito. Sorry, kayo ang bida ngayon eh. Pero yung mga adults, may lesson sa atin dito. Sabi dito, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Sa Tagalog, mga kapatid na minamahal, okay? Lahat kayo, hayaan nyo kayo ay maging mabilis makinig. Hindi mo kayo mabilis makinig. Ibig sabihin ng baba instruction, makinig agad. Hindi yung tatawag, makinig kayo. O, ganito yan, Ang hirap ng ganun. Eh, yung mga matindi pa ng aral minsan, hindi mo yung makukuha sa pilitan din. Tsaka again, napansin ko, yung mga, nga, buti binibigyan kayo ng attention, di ba? Yung ibang tao din na alam nila, mayroon silang alam, napansin nyo ba yun? Pag may alam ka, minsan di ka papatol sa mga palagay mong walang alam, mabagal, or hindi deserving ng oras mo. Hindi nyo ba yun? For example, bigyan ko ng konting sa example lang sa debutan. Ang rari, matalino yung teacher. Okay? Magaling ako teacher. Ba't ako magtuturo sa mga estudyante? Medyo slow, di ba? Kaya anong gagawin nila? Nag-apply sa school. Na yung school na yun, ang tinatanggap lang yung mga magaling na agad. Di ba? So that way, hindi siya mahihirapan, malaki pa yung sweldo. Ganun yun eh. Kaya yung iba dyan, walang pakialam din sa mga taong walang maibibigay sa kanila. Pansin nyo ba yun? So lahat tayo may karapatan pumili ng ganun. Pero then again, napansin ko kayo pag spiritual, medyo iba talaga eh. Kaya ako, nagtsatsaga rin ako sa mamisa, mga taong parang wala nang mag-asa. Pero then again, hindi eh. Kasi nung babalik ko yung sarili ko, pag binasa ko yung Bible, yung mga minsan pinili ng Diyos, parang wala na rin pag-asa. Sinagalang niya, natuto. Nagtapat sa Diyos, pinagpala, ginamit ng Diyos. So, yun. Kaya dapat swift to it. Pag binibigyan ng instruction, makinig na. Amen? Makinig, swift to hear. Sino mabilis tumakbo dito? Yung mabilis mag-bike. Diba? Gusto natin isang mabilis. Kaya tayong mabagal. Ako, naaasal ako pag may mabagal sa sakit. Tapos, gigit na pa. Dito ka kung gusto mo mabagal dito ka sa tabi, di ba? So, sa church, misan, ganun eh. Iba dito, gusto na medyo solid na teaching eh. Kaso may kailangan mahintayin, mga bata. Eh, tsaga-tsaga lang din. Ganun talaga. Amen? Amen. Yung panahon tayo lahat ng bagay. So, swift to hear, slow to speak. So, pero may pinupunto siya dito, hindi lang para tumalino ka, bakit ka dapat mabagal magsalita? Nung panahon namin, merong sikat na ganyan, komentaryo, si Kuya Cesar. Hindi nyo nakilala yun. Parang doon siya sumihikat eh. Dito kaya gayahin kasi, actually, hindi naman siya ganun mabagal magsalita. Pero in-exaggerate na. So hindi ibig sabihin Kuya Cesar to ha. Ang ibig sabihin ng slow to speak, ibig sabihin, mag-isip ka muna. Kaya sabi ko swift to hear, pakinggan mo muna, may problema dito. Hindi mo maintindihan. Paano mo maintindihan? Makinig ka. Tunwari, katulad nga yan ang nangyari yan, kung ano man yung problema ng mga kabataan. So, pero pag soul winner ka din, dapat malakas ang pakiramdam mo eh. Tinitingnan ko agad yung anong klase ng tao ba itong mga kausap ko. Ito ba yung mga mayabang, medyo lang, matalino ba ito? Ito na ako kay pastor yun, ganun. Kasi hindi pare-pare yung approach mo sa lahat ng tao. So paano mo nalaman nyo kung banat ka agad dyan? Diba? Eh medyo panati ko pala yun, binanatan mo agad. Pag ganun, ano, medyo yun nga, timingan mo, may ano dyan eh. Kasi yung lahat ko illustration dyan sa Bible study, si Satanas po, matagal na yan, di ba? Ginawa niya, tinaniman niya ng mga bomba yan. Okay, ngayon kung alam mo may bomba doon, tatapakan mo ba yung bomba? Para mapahama ka, pati ibang tao? Hindi. Kung mananavigate mo yan, navigate mo na hindi siya sabog. Ngayon, may mapagkakataon na kailangan ano, sumabog. Wala tayong magagawa doon. Ulitin ko ha, so swift to hear, ibig sabihin lahat ng bagay, makinig ka muna, huwag kang banat ng banat. Inaway ka, awayin mo din. Bakit ikaw lang magaling? Hindi mo iniisip ano bang pinanggagalingan ng isang tao? Anong history niyan? Pwede ka muna magtanong. Kaya ka slow to speak, ano bang unang sasabihin mo?
Ako madalas ganun, tanong muna, tanong. Lalo pag alam ko yung tao, matigas ang puso. Hindi ko siya uhusgahan in a way na, yun nga, sasabog lalo siya. Ano gagawin ko? Tanungin mo, ano ba yung detalye niyan? Lulutang yung totoo niyan. Hindi mo kailangang iris yung sarili mo din. Kasi iba ko na, ako pastor ako, ayoko nang magalit kahit isa sa inyo sa akin. So minsan, kailangan talaga. Pero hanggat maaari, hindi ako yung pasabugin ko yung galit niyo sa akin. So ano gagawin ko? Tanong ako, ano ba nangyari? Ganun ba? Ayan. Hindi ka agad mag-judge. Kasi, iba, sinungaling, alam mo na. Hindi mo alam kung ano yung unang narinig mo, yun ang totoo. Kasi sabi dito eh, slow to speak, slow to wrath, lalo na yun. Huwag ka agad galit, ano ka ba? Uy, sabi niya, may kulikong pa daw. Sabi niya! Kung ano man yan, kung totoo man yun still, meron talaga, so what? Ano ka ba? Ayaw mo na masabihan ng ano ka, may kapintasan ka. Kaya alam niyo yung mga taong humble daw, yung minsan madalas yung ano eh, wala siya kapintasan, masanay na siya eh. Diba? Sino perfect dito? Ano nga? Ano ba perfect 10? Ano ba dito? Si Pamela, perfect ka ba? Hindi rin, diba? Sino? Chelsea? Baliktad kayo, yung maganda kayo na, wala dito, yung maganda dito, wala dito. Ganun yan eh. Isang pag physically, napakaganda talaga, pogi. Immature naman sa puso, saka sa utak. So, huwag ka agad magagalit. May mga taong malakas mang asar, okay? Walang magawa sa buhay, kundi mang asar, dapat di mo patulan kasi meron mga Bible verse dyan sa Proverbs eh. Okay, hindi natin pupuntahan yun. Kaya natitinan ba mga bata? Sino dito madaling magalit? Pag magulang ka, di pwede yan. Niwala ka. Yung mga bata, kumulit yan. Bago kami magulang, mabira. Hindi mo wala kami sa mga bata. Maingay, iiyak, di mo naman alam anong gusto. In the middle of the night, maingay. Ang gagawin mo doon? Tapabaho ka pa. Hindi mo tadyakan yung bata. Di ba? Pag bago kang magulang talaga, iniisip mo eh. Aalis ba yung problema pag gano'n? Hindi mo pilayan yun. Di lalong malalang dumami problema mo. Nakitindihan niyo ba? Ang anong palito, ang point ko dito is number 3, no discipline in speech and emotion. Ano yung mga nagpumapigil sa'yo? Magkaroon ng blessing? May blessing ka na, nawawala pa sa kulitan mo. Wala kang disiplina sa bibig. Saka sa iyong emosyon. Wala kang, yan, katulad niya, wala kang tigil. Wala nang maingay, kahit ano man yan. Okay? Mamaya kayo magsumbong. Disiplinahin yung bibig nyo. Actually, sa James 4, yan ang message doon. Yung dila mo, yun ang ano niya eh, idiom niya, o yung figure of speech niya, yung dila mo, ingatan mo, yung lahat ang sinasabi mo, para yan apoy na galing sa impyerno. Ba't na-exile? Kasi totoo yun, marami nang nasira na pagsasama, pagkakaibigan, dahil lang sa salita. Kaya asal na asal ako dati, may ligaw sa TV, after ng noon time show, chismisan. Siyempre, pag chismisan niya ibang tao, parang nakakatawa, di ba? Pero na-realize ko, di pa ako kristyano nun, ha? Ba't kaya pinagkakakitaan nila yung buhay ng mga ibang tao? Tapos nabasa mo yung Bible, masama pala yun. Diba? Huwag niyong never niyong mag-iugali yan, amen? Especially daw mga babae. Sa Bible, kayo yung laging busybody, toddlers, kayo daw sinabihin niya. Kasi nga, yung mga lalaki minsan, pag tunay na lalaki yan, tsaka busy sa trabaho, walang panahon sa ganyan. So, pero yung ibang lalaki, ganun din. Amen? So, swift to hear. Makinig muna, ano bang problema, solve mo. Tapos, huwag kang masyadong masalita. Slow to that.
So, hindi sinabi dito huwag kang magalit. May mga tao, panahon na dapat kang magalit. Pero at least hindi naman ganun. Uy, galit agad siya. Mga autista. Tawa! Galit! Hindi ganun. Kaya mo magproseso mo muna bago ang magalit. Especially pag galit ka, madalas ang madali ang kasalanan pag galit ka na. Di-decide ka ng mali. Nanakit ka na. Diba? So yan ha, number one, valuable kasi turnings. Anong solusyon? Consistent with good works. Number two, start in errors and lies. Yan ang problema. Solusyon, identify the truth and stick to it. Number three, no discipline in speech. Anong solusyon dyan? E di controlin mo. Control your tongue and emotion. Controlin mo. In love na po ako. Controlin mo yan. Normal yan, pero pag hindi mo na-control, ano mangyayari? Papahama ka niyan. Amen? Hindi naman tayo pinagbawalang magmahal. Itama mo lang sa tamang panahon, tamang tao. Amen? Last. Hanggang pa nga eh. Number four. Ito na yung pinaka-text natin, sabi sa 21. Late. Apart all filthiness. Pag sinabing lay apart, ano sabihin? Hindi ako masyadong ginagamit eh. Pag sinabing lay apart, sinabing lay is ilapag, di ba? Ilapag. Pag sinabing apart, hiwalay. Kasi sabi ko, alin na, bata ako, makulit ako. Hindi yung pwedeng hiwalay yan. Okay, sabi natin, huwag mo itapon. Kasi talagang normal sa iyo yan. Pero pwede ba i-set aside mo? Yan ang modern term dyan eh. Sabihin, makulit ako, pero nakakasama sa akin eh. Nakita ko na, pinapagalitan ako, hindi ako mapag-focus. Anong gagawin ko? I-set aside mo. Hindi, Bible kasi ito eh. Yung masama. Maraming ito. Just, mahal ko ito eh. Gusto ko ito. Nakakasama sa akin, diba? I-lay apart mo. Sabi mo na, hindi natin sinasabing if ano ka, tawag dito, abnormal ka kung makulit ka. Hindi ganun, lahat ng bata makulit. Pero pwede mong i-lay aside. Amen? Amen. Lalo na sa mga particular na kapatulugan, nasa church tayo. Pwede bang huwag ka muna magkulit? Pwede ba yun? Pwede. Pwede bang huwag ka muna magdaldal? Pwede bang mag-focus ka muna utak mo dito? Pwede ba yun? Pwedeng pwede. Ilay aside mo yan. Especially dito, filthiness. Ito kabastos na. Kanina may parang pangalan ng place ba yan? Yung ano? Kung madumi utak mo, tatawa ka na, nagbabasa ng bahay mo. Huwag yung natatawa. Eh, parang bastos yung ano eh. Diba? Ganun yan eh. Huwag mo nang isipin yun. Gusto mo laro. Gusto mo tawa. Alam niyo ba yung pinakamasayang tao, hindi mo kailangan patawanin. Alam niyo ba yung sino yung mga pumupunta sa mga comedy bar, nanonood ng comedy show? Yan ba yung mga masayang tao? O yung baliktad, di ba? Kaya kailangan mo silang entertain. Patawanin mo nga kasi lumpot ng taong yun. May problema ka, solusyonan mo. Hindi yung, ano ba joke ngayon? Hindi yung tao ka solusyon eh. Napansin ko pa yung comedy tsaka yung kabastusan, medyo nagkakaano yan eh. Nagkaka-tandem yan. Napansin nyo ba? Meron pong mga joke na malinis eh. Pag matalino ka, alam mo yung mga tao walang laman ng utak eh. Puro ano lang, kamunduhan lang. Matatawa to kasi may kinalaman sa ganyan yung pag-uusama. So, huwag tayong gano'n, especially sa mga kabataan daw. Ngayon, yung ibang matandaan na, gano'n pa rin eh. Kaya karamihan ng lalaking adult, bihira yan sa church. Pag ano, pag hindi naligtas, saka ano, niiwas yan. Kasi alam nila, seryoso dito, amen? Walang kabastusan dito. Hindi makaka-relate sila. Pero kaya kung sakaling gano'n ka man, pwede ka magbago naman. Amen? Mapapalitan yan pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos. Sabi niya, ilayo mo na sa iyo yan. Yung kadumihan, tsaka yung kakulitan. Mga excess yan eh. Hindi mo kailangan yan. Mabubuhay ka ng wala yan. Non-essential yan. Yung natutunan natin sa pandemic, sa pandemic.
May mga bagay pala na katulad ng gym. Ano ba? Basketball. Ano yung mga non-essential? Yung sinihan. Ha? Parlor. Ilang buwan kami na nag-upitan eh. Fast food. So, ganun din sa buhay nyo. I-identify nyo yung essential, yung hindi essential. Superfluity yan. Excess yan. Amen? Amen. Ano yung mabaliktaran nun? Ng excess, ano kasabi dito? Receive with meekness. Ibig sabihin, humility. Okay? Ang point ko pala dito is, childish people are not ready to receive blessing from God as for them. Yun ang problema. Kahit bata ka, pwede kang bigyan ng blessing ng Diyos. Katalinuhan, kaya ba ng Diyos yun? Alala na ba si Daniel? Oh, bata pa yan, talino na. Hindi ako si Daniel eh. Kaya ka mag-umpisa. Diba? Paano tumatalino ang tao, ang bata? Nakikinig sa nino? Sa dapat niyang pakinggan. Hindi ko kahit sino, nadaldal ako ng katabi ko eh. Sino pa pakinggan ko? Isipin mo na, sino ba yung makakatulong sa akin? Yung usapang POGS, usapang MN, usapang kalandian, o ano, usapang Bible. So, alam na. Pero di madali yun, kasi nga, pag mayabang ka, yung kabaliktaran ng meekness, kayabangan. Pastor, hindi mo kilala. Galing ako eh. Hindi ko kailangan makinig. Ganyan may sa attitude ng mga young people. Alam ba, top 20 ako? No? School namin. Hindi ako kailangan makinig sa'yo, Pastor. Basahin ko na sarili ko yung Bible. Mamaya. Yabang eh. So, ganun ang totoo. Nabanggit ko na ito kanina, yung filthy, kadumihan, kabastusan, hindi, wala talaga siyang use. Yan, katulad yung ginagawa niyo, may pakinabang ba kayo dyan? Pwede mong gawin mamaya sa bahay niyo, di ba? Uy, no, amazing! Aray! Pwede mong gawin namin sa bahay nyo. Pero mautunan mo sa church, may na tayong schedule dito. Katapos ito, kanya-kanya na naman tayo, di ba? Amen. So, makinig ka na habang andito ka, di ba? Natawa kayo ngayon, di ba? Alala ko yun, meron sa YouTube niya, di ba? Ano ngayon? Eh, nag-trending yung pastor, ano ngayon? Kahit pa mag-trending yun, lahat ang trending dito, walang kwento eh. Alam niyo ba kaya nga yung ginto daw, hinuhuka yan. Lahat ng nasa trending sa YouTube dati, walang kwenta. Kaya naasal ako sa YouTube, pwede namang alisin yun, di ba? Kaya nga nag-subscribe sa gusto mong channel eh. Para yun lang papakinggan mo, panoorin mo. So, amen? Amen. So, si Pastor, gusto lang kayo mapabuti, mga bata. Parang wala itong sumisita sa inyo sa bahay. Unneeded. So, yun nga, ang solusyon doon, maging humble ka. Ba't ako makikinig ka, Pastor? Tanong mo sarili mo, alam mo yung gagawin mo sa buhay mo. Hindi ko kasi gustong ma-offend yun sa inyo. Tanongin mo yung tatay mo, nanay mo. Dinala ka ba sa tama? O hindi din nila alam yung gagawin. Ikaw, Pastor, alam mo lang. Hindi ko alam lahat. Pero pwede kitang ituro sa tamang daan. Amen? Para pagsisimulan mo. Monday to Friday, hindi tayo mag-meet. So at least may tama lang kita ang direksyon. Sa Bible, dito lahat ng katalunuhan. Dito yung pure, nakatotohanan. Kung talagang at least ma-steer kita dyan sa tamang direksyon, okay na yun. So maging humble kayo. Amen? Lalo kayo, mga bata pa kayo. Ako nung college na nga ako nun eh. Napunta ako sa church.
Tinitingnan mo yung mga kasama ko doon, karamihan doon, hindi naman nakatapos, yung iba lang. Yung mga nakatapos, mayayabang din. Pinoporek si Pastor doon, nasa likod ako. Eh, mali yung English ni Pastor. Sabi ni, hindi naman ganun. Kaya isa, nag-iingat din ako sa ganyan. Pero, tingnan nyo yung ating pinag-usapan dito. Hindi pwedeng i-correct yung, hindi ka pwedeng mag-focus sa grammar. Diba? Syntax lang yan eh. Intindihan nyo ba yun? Pwedeng correct ng computer yan. Hindi lumalim tayo. Amen? Are you humble? Si ano yung tsura ng humble? Di mayabang, di masalita. Kailangan makinig, makikinig kasi di mo yung sabihin lahat na sabihin yung pastor tama. Amen? Yes. At least pakinggan mo. Pagkatapos nakinggan mo, evaluate mo pag uwi mo. Ah, mali si pastor dito. Dito tama. E kung dito pala, di ka na nakikinig. Ganun sinasabi mo. Di mo kailangan yung Bible. Diba? Ganun yun. Hindi mo kailangan ba yun kasi hindi ka nakikinig. Bandang muli. Anong end ng mga taong hindi humble, mga hambog? Kapahamakan, kahihiyan. Marami na akong nakita nung una, kala nila gagaling nila. Mabata. Bandang muli, ano? Nakakaawa. Kasi yung pamilya, sira. Yung iba naman, mayaman nga. Sira din ang pamilya. Sira ang buhay. Namamalimos ng respeto. Yung mga ganun ang nilala. Pero yayabang. Kala mo kung anong narating dahil may pera. Ganun ba yun? Sige, tingnan natin. Ganun lang ang challenge ko sa inyo. Amen? Amen. Kasi alam ko dito yung mga pagpapalain ng Diyos. Yung mga hindi naikinig, magiging part lang kayo ng statistics. Yung sabihin nun, bilang na kayo. Marami nang gumawa niyan. Marami nang nagbigay ng sakit sa ministry. Alam ko yun, kasi iniisay sa ni Pastor yun. Pinakwento sa amin. Itong taong to, pinagtsagaan ko to. Bandang huli, pinili yung sarili niya, ano nangyari? Dami nung, kaya gusto, kaya dumikit ako yung pastor eh. Kasi alam ko yung wisdom ng, kasi sumunod ka sa Diyos eh. Sino yung pagpapalain ng Diyos? Yung tumalikod sa Diyos, yung mayabang sa Diyos, o yung sumunod sa Diyos? O alam niya pala eh. Naintindihan niyo yung mga bata, pero minsan hindi niyo nga mapigilan yung kulit niyo. Bilangin nyo rin kung ano yung cost niya sa inyo. Amen? Okay, so kailangan mag-mature tayo, hindi yan option. Pag hindi ka nag-mature ngayon, pinabayaan mo yan, masasanay ka na dyan, magiging habit. Naging habit mo na yung pagpapabaya, liban-liban, dal-dal-dal-dal, hindi makinig, dire-diretso ka na dyan. So sabi ko lang sa'yo, adios. Yun na yun. Sa ministry, wala kaming, lahat ito paglilingkuran namin, pero pag ayaw mo, bye-bye, there's the door. Okay? You're welcome to leave. Huwag ka nang bumalik. Ganun tayo, hindi tayo, ano, gusto ko lang dito, yung talagang mahal din yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, bigat ba? Yan ang totoo. Binibigyan ko yung synopsis ng future nyo. Parang si Moses, pinapili niya Israel. Gusto niya blessing? Sumunod kayo. Ayaw niyo? Ito ang karahatan niyo. Amen? Amen. Sa tayo, Panginoon, maraming salamat sa mensahe na medyo mabigat, Panginoon, ba't labanan, Panginoon, doon ang mga tao, Panginoon, na doon ang kayabangan, Panginoon. Nawa, tulungan niyo pong bawat isa, pag-uwi namin, talagang ligtas kami, Panginoon. Tanungin namin ang sarili namin. Anong plano namin for the next 2 years, 5 years, 10 years of our lives? Susunod ba kami sa inyo? Hindi. Baka hindi ligtas yung iba, kaya hindi nakaunawa.
Panginoon, yung mga ligtas talaga, Panginoon, ay mahalagaan niyo po, tulungan niyo po, kausapin niyo. Ay, iba naman po na talagang sumusuporta na, Panginoon, makita nila na hindi madali. Doon, Panginoon, gawain, is ma-appreciate, lalo pang mag-commit dahil nakikita namin ang mga anak namin pwede mag-fall sa ganitong klase ng superfluity of naughtiness, Panginoon, sinasabi siyang salita. So, lalo kami mag-matyag as parents, gabayin namin sila, mag-advance kami sa learning. At malayo pa, Panginoon, pagandaan na namin yung pwede namin encounter. And therefore, matulungan na lang yung mga this mga anak na makasang buhay. Itong gagabay sa bawat isa, Panginoon. Tulad natin, in Jesus' name, pray. Amen.